Para po sa ating talakayan, narito po ngayon sa studio si Ms. Alily Arroyo, asawa po ng yumaong Congressman Iggy Arroyo. Ma'am Alily, good morning po. Morning. At salamat po sa pagpaunlak sa amin. Kanina, inabutan niyo po nagpapaliwanag itong si Attorney Leonard Rivera sa panig naman po ni Ma'am Grace Ibuna. Unahin ko lang po na yung ito po sa ano lang, no, sa burol at lamay lang ang pinag-uusapan. Wala pa tayo dun sa mga ari-arian daw po o iba pang... Anong reaction nyo na dun sa nalaman nyo na yung korte sa UK, eh, binigay po yung kusudiya ng labi, no? Dito po kay Grace Ibuna tsaka dun sa isang anak niya, si Bernardina Arroyo Tantoco. Legal ho lahat yan eh. Mm. Ang importante sa amin na i-recognize ang Philippine law. Hindi ho kami, hindi namin i-recognize ang UK law. Mm-hmm. So, matagal na pong namatay ang aking asawa, maglambas na ng 20 days. Ang gusto lang namin talaga ay maiuwi ang katawan niya sa amin. Mm-hmm. So, ito lang po talaga yung pinaglaban ko na mauwi sa bahay namin at sa anak ko. Dahil request din nung anak niyo po, no? Hindi sa request nung umpisa, na pre-namis ko sa kanya na dadating na yung father niya. So masaya siya. So naging commitment na. And ang lakas ng tiwala niya sa Diyos eh. Kasi sabi niya, "You can do it, Mom." Mm-hmm. Saan ko kukunin yung "You can do it"? Thank you. So every day, yun yung lakas ko na "You can do it, Mom, you can do it." Na finally kagabi, sinabi ko, uuwi na sa bahay. Mm-hmm. So, yun yung... Ano po yung naging amicable settlement? Na dalawang araw po sa inyo muna, tama ko ba? Nagugulat nga ako dun sa lawyer kanina eh. Dahil sabi namin, pinag-usapan namin sa huwes na walang pagsasabihin. Walang sasabihin muna sa hanggat may order. Okay. Yun. So... Sa akin po, ang... Pero malinaw, maiuwi sa inyo po? Malinaw ho na mauuwi sa amin. Dalawang araw po yun? So, yun lang ho ang hinihingi ko noon na noon pa. Mm-hmm. I had to go to the Philippine court to do that. Mm-hmm. And I'm very happy that the judge has considered that in the compromise. Mm-hmm. Now, ang pinaka-importante sa akin, ang trigger point, yung consular confirmation ng certificate. Kasi dun ho... Doon ho ilalagay yung date ng flight at yung time ng flight at mm-hmm. yung flight number. So, ibig sabihin, pagdating dito, kayo po ba ang susundo sa airport? Wala ho sa usapan yon. Ang sinasabi lang, ang kailangan ko lang ho na mapatunayan na yan na ho yung flight, saka mako-confirm yung dates. Mm-hmm. So, yung mga kung saan man yung arrangement, meron na hong... pinag-agreehan, kaso yung number of days, baka maiba ho at yung arrangement, maiba na naman sa date ng arrival. Okay, pagdating ho rito, pag sinabing sa inyo po ang buro, saan yun? Sa 17 Bajau Street, sa bahay ho namin. Okay. Kailangan doon idiretso po yun? Wala pa ho nga agreement kasi okay. Nga, depende ho sa date. And kausap ko lang ho yung Consul General ngayon, ngayong umaga, at sabi niya, yung funeral directors, hindi pa ho nagpupunta rito, nasa mm-hmm. kanila. Mm-hmm. So, ang dating po ho, baka ho ang pinakamaaga is 10 a.m., which is tomorrow pa. Okay. Pasagutin lang kita sa binanggit ni Atty. Rivera kanina, at alam ko na monitor mo rin yung kaya nagtagal ito dahil yung sa pag-gate mo raw na huwag sumabay si Miss Grace Ibuna sa labi ni Iggy sa aeroplano? Hindi ko narinig yon at wala ho ako sa discussion na yon. Mm. Hindi, dito ko kanina binanggit niya. Pero wala kayong ganun. Hindi ko rin siya narinig. Ah, okay. Pero sinabi niya ho kanina na yun ang isa sa mga dahilan. Wala kayong ganun ano? Wala ho akong alam sa ganun. Kasi wala naman ho sa discussion noon. Baka yung sa between the lawyers. Mm, okay. Doon sa kasal, narinig niya yun. Yung sa unang kasal niya na... Ano yung sinabi? Dahil daw ho hindi ito na-rehistro sa Quezon City... So, yung kasal po sa inyo ay null and void? Ang importante ho yung marriage certificate. Okay. So, ang marriage certificate, kinasal ho kami dito. Mm-hmm. At yun ang ebidensya. So, mm-hmm.
hindi namin, wala na kaming kailangan gawin. Kami yung legal, ako yung legal wife. So kung gusto niya, bahala na sila kung ang gusto nilang gawin. Mm. I-prove nila yon. Pag nalibing na ho ba yung labi ni Congressman, hindi pa rin tapos yung legal case ninyo o battle with the... Iba ho atang usapan yon. Kaya lang yun? Hindi ho ako abogado. Oh, I'm sorry, wala ho si attorney dito. Yung mga pinirmahan daw po sa Amerika na mga last will o mga wishes o ganon... Sabi nila, dapat daw yun ang mangibabaw kaysa daw... Hindi naman valid yun eh. Okay. Nakita ko na, hindi ako only lawyer, pero isang tingin, scrap of paper, ang sabi ni, ano, kung hindi, siguro sa Tagalog, basura. Basura. So ngayon, itong inyong ipinaglalaban po sa labi, eh, mas nangingibabaw ho yun sa anak ninyo kaysa pansarili. Ano ho? Mas inuunan nyo yung opo, sa anak yun, ninyo. Yun lang hindi, kung kayo lang yun ano, lang ang tatanungin, hindi kayo... Oh, so para sa anak ko. Kaya ang usapan ko is with Bianca and Dina. Yun lang ho ang discussion namin kahapon with the judge. Si Bianca, si Dina, at yung anak ko. Yun lang. Huwag niyong kalimutan, kapatid niya yan. At saka, trinato ko silang parang tunay, parang buong anak. No? Okay, may tanong po sa aming ano, follower sa Facebook fanpage ng Unang Hirit. Sabi ni Renny Rose Linay, matagal na po kayong hiwalay ni Congressman Iggy Arroyo. Bakit ipinaglalaban niyo pa rin ang pag-claim sa labi ng inyong mister? Ayun, paliwanag na ho, pero baka may gusto pa kayo idagdag, Ma'am Alilie. Well, alam niyo ho, ang sabi ng pare sa akin, dito sa ating... buhay, iisa lang ang asawa. There's only one wife in our religion. Ang malungkot po ay hindi naiintindihan ng tao. 102 million Filipinos tayo, 80.9% are Catholics, which means 82% are Catholics. Hindi ba nila naiintindihan? Napakalungkot po na hindi naiintindihan ng tao na iisa lang ang asawa. So, dahil doon, ang Philippine laws, nandyan eh, para protektahan yon. So, ginagamit ko lang ho yung aking, sa aking kakayahan, yung karapatan na mauwi lang sa anak ko. At saka, Ash Wednesday ngayon eh, sino bang nagbigay ng buhay natin? Sinong kukuha ng buhay natin? 23 days na ata yung... ano, namatay si Iggy. Nagdadasal ba yung mga tao? Nag-aaway. Kailangan naman pagdasal natin siya. Nasasaktan pa rin ho ba kayo sa sitwasyon na parang na ano na to? Parang iskandalo na ang dating sa iba at hindi na yung nawala na yung pinagsamahan ninyo? Hindi ko na, ang ginagawa ko kasi ngayon, hindi ako nanonood. Wala akong nanonood, hindi ko binabasa yung mga dyaryo. Ang importante kasi pagdasal na lang siya. Ang gates to heaven, gate, ang pinto, ang daan at papuntang langit ay napakakitid. Kaya kailangan, what we have to do is what is pleasing to the Lord. Dapat magsimba ngayon, pagbabago na sa puso ang importante. Ito rin ba yung paliwanag mo sa anak mo para maunawaan din? Hindi ko na kailangan paliwanagin sa kanya kasi ang faith niya napakalakas. Siya ang nagbibigay ng lakas sa akin. So, paano niya sinasabi ito sa inyo? You can do it, Mom. Parang answered prayer na sa kanya eh. Alam na niya eh. Hindi na niya, yung pumapasok siya. Buti pa siya pumapasok. Ako, hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin dahil marami akong inaasikaso. Pero, anxiety yun eh. And anxiety is evil also eh. You have to lift it to the Lord. You have to have faith. And her faith is so strong. She gives She gives me her strength and it's very inspiring for me to live on. Sa pangyayari nito, ano yung pinakamasakit na naramdaman mo? Nawala na lahat ng sakit kasi alam kong darating na siya. Pati ang galit? Ang galit, kailangan kasi wala nang dapat na galit. Mahirap sabihin yon pero kailangan wala nang galit. I have to be peaceful for him to go up to heaven. And we need a lot of prayers for that. A long time in the sacrament, the Blessed Sacrament, mga ganun. Forgiveness.
mahirap, pero I've forgiven the people. What we have to really denounce is the sin. So yan ang kalaban natin. So ready ka na rin harapin kung sino yung kasalukuyan niyang nakasama bago siya yun ang mao. Hindi ko pa pinagdadasal, hindi ko pa ano yun. Yun ang hindi, mahirap. Tao pa rin ako yun, di ba? So ang nag-usap dito mga abogado at kayong hindi pa? Hindi, ang nag-usap po yung mga sa judge, yung mga abogado, tapos si Bianca, si Dina, tapos si Dina tinawagan si Bianca sa London. So yun lang po, simple lang ho. Kailangan lang ho namin mapauwi sa bahay. May mensahe ka bang hindi mo nasabi kay Iggy? Na mahal siya ng Diyos. Pinagdadasal namin siya na makarating siya sa langit. Kasi matagal nang pinag-aawayan to, that hopefully the peace, we will give you a dignified burial. Okay. Balikan ko lang yung ibang legal na aspeto. Anong reaction niyo ni Attorney Kapunan dun sa decision ng UK court na pinagbabayad din kayo ng at least mga 6 million pesos ano, dun sa mga legal na gastusin, yung repatriation, saka dun sa storage expenses din dun sa funeral homes dun sa London? Unang-una, hindi naman kami yung gumastos nun. Hindi naman namin kasalanan yun. At pangalawa, hindi namin ni-recognize yung UK courts. Ang nire-recognize namin, ang Philippine courts. Kami ay Pilipino. Pilipino si Iggy, Pilipino yung isang babae doon, Pilipino ho ako. Ililibing siya sa Pilipinas. So, bakit tayo makiki-UK-UK? Diba? Pilipino tayo. Ang ating batas na susundin ay ang sa Pilipinas. So, nahirapan ka rin banggitin yung pangalan, no? Anong pangalan? Sabi mo, isang babae doon. Anong pangalan doon? Hindi na kailangan, dahil sa ating reliyon, iisa lang po ang asawa. Okay, good luck po to. Sana nga po magkaroon ng payapa na yung pagbalik po rito ng labi ni Congressman. At maraming salamat po sa pagpunta po sa amin. Okay, yan po si Ginang Ali Arroyo po, ang asawa po ni Congressman Iggy Arroyo. At yan po ating naging talakayan, magbabalik po unang hirit.